Ay, o nga pala, Angel. Kailangan ko lumuwas ulit ng bayan. Para saan? Eh, mapapalitan ako ng construction worker. Narecommend din ako ni Ninong na magtrabaho dun sa tinatayong building sa Regalado. Makailan mo na ako mawala kasi stay-in hanggang matapos yung project. Sayang din kasi yung kita. Construction? Pang matandang trabaho yun, di ba? Tsaka delikado yun eh. Eh, alam mo na. Kayang-kaya ko naman yun. Lakas-lakas ko nga eh. Tsaka para sa inyo na din yun. Para kay baby. Para sa baby natin. Ngayon ako. Iba na talaga mga kabataan ngayon, no? Puro kalandian, puro kaharutan ang nasa utak. Eh, iba dyan, nabubuntis na maaga. Pabayang mga magulang. Hinayaang mabuntis ang anak. Magsama-sama sila. Na ano ka, Ate Carla? Problema mo? Bakit? Nasasaktan ka ba? Tama naman yung sinabi ko, di ba? Disgrasyada ka. Batugan, ha? Asa pa sa magulang? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin sa akin, pero wag na wag mong idadami yung mga magulang ko. Inutusan mo ba ako? Ikaw, Angel, ha? Baka nakalimutan mo. Mas nakakatanda ako sa'yo. Hoy, Carla! Anong ginagawa ba sa'yo ng mga batang ito, ha? Yung bunganga mo talaga kahit kailan pasmado. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi mo kami pinapalamon, kaya wala kang karapatang magbigay ng opinion tungkol sa amin. Chismosang to, mga... Anong sabi mga mo? Mga salot kayo! Anong sabi mo? Sige! Gusto mo ko pa'tong matingin na yung bibig mo! Pamilya namin, ha? Huli niya yan. Yan na naman nagsimula. Ang pakachismosa, sabi niya yung mga anak. Pachismosa ka dyan dito, mga marites! Barangay! Kumama ka sa barangay! May araw din kayo sa akin! Salamat pa rin sa pagkong namamusbreak tayo. Sige po. Thank you. Ate Carla? Ha? Kilala mo siya? Uy, taga dun sa amin yun eh. Anong ginagawa niya dito? Ay, taga pa sa Ute Bossing. Siya nagbibigay ng sweldo sa atin tuwing ginsenas at katapusan. Lloyd? Nagkaroon. Dito ka nagtatrabaho? Opo, nung isang araw kakasimula ko lang. Ha, ganun. Sige, linisin mo ang CR ng office. Ngayon na. Sige po, ate. Naka-break lang. Gawin ko po mamaya pagkatapos. Pag sinabi ko ngayon na, ngayon na. Sige po. Bago ka pala maglinis, nakita mo itong mga sako ng semento? No. Ilipat mo yun sa truck, isa-isa. Oh. Ma'am, tulungan na po namin siya. Siya lang ang inutusan ko. Sige po, ate. Ako na po bahala. Ate? Ma'am Carla. Ma'am, ako na po bahala mo. Hoy, ikaw. Huwag na huwag kang magreklamo sa mga kasamahan mo, pati na kay Bossing. Ako ang may hawak sa pera dito. Kaya sahod mo ang nakataya. Maliwanag? Opo, ma'am. Pare, hindi tama yun. Tutol, magreklamo ka. Nadadamay lang kayo. Susundin ko na lang yung sinabi ni Ma'am Carla. Oh. Sige. Impakin rin tayo ng mga gamit, ano? Ay! Ayan na sila. Magandang gabi, balay. Magandang gabi, pasok. Gabi po. Ay! Ang gabi po. Basta ka na. Angel. Opo. Kamusta? Kamusta si baby? May mga... Dala akong vitamin C doon. Kasi yung dalawa at saka pagkain kung hindi pa kayo kumakain. Okay lang kami. Ikaw. Mayat ka yata ah. Kamusta trabaho? Eto. Nakaya pa rin. Para sa atin. Para kay baby. Paglabas si baby, pwede ka nang tumigil siya sa trabaho mo sa construction. Balik ka na dun sa palengke. Gusto ko kasi,
kasama mo si baby na lumaki. Sige. Gusto ko kayo kasama eh. Angel, sorry ah. Hindi ako mapapagod mag-sorry. Dahil sa kapusukan ko, hindi mo natupad yung pangarap mo maging teacher. Ano ka ba? Paglabas si baby, mag-aaral ako ulit. Ayusin natin yung buhay natin para kay baby. Hindi, ako balas. Ako balas sa pag-aaral mo. Ganap ako maraming trabaho. Tsaka promise to, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Kahit gaano kalakas sa bagyo pang dumating sa atin, hindi ako susuko. Aileen, pasensya na ha. Alam ko nagka-intern tayo noon. Pero sana ngayon, okay na tayo. Wala nga ngayon, nakalipas na. Mga tao lang tayo na nakakaramdam din, nagagalit. Ikaw, ha? Alam niyo, ang mahalaga, maayos na tayo ngayon para dito sa magiging apo natin. Apo, ayan na yung ulan. Di ba may paparating na bagyo? Oo nga, narinig ko sa balita kanina eh. Malakas daw yan eh. Ay, naku, mabuti pa eh. Dito na kayo magpagabi. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Oo nga. Mukhang malakas yan. Oo, eh, delikado eh. Baka mabasa pa kayo. Sige. Maaga na lang kami aalis ni Lloyd bukas. Malakas na nga. Sarado natin bintana, ha? Anak, tunin mo kay anak. Sige na. Malakas po. Kinulang sila ng pintura doon eh. Ma'am, pwede po bang pagtumila na lang yung ulan? Delikado po kasi. Aba, nagre-reklamo ka ba? Ulan lang yan, hindi yan nakakamatay. Hindi naman po sa ganun, Ma'am Garnie, pero... Ano pero? Sundin mo na lang. Kasi pag hindi, susumbong kita sa may-ari. At baka nakalimutan mo. Sahod nyo na bukas. Baka ayaw mo makatanggap ng sahod. Ano? Ayan! Susunod naman pala. Dami pang arte. Bilis! Apakabagal nito. Oy, Lloyd. Ano yung dala mo? Saan ka pupunta? Inutusan ako ni Ma'am Carly. Pinapadala niya sa Puentes. Anak, bakit nangyari sa atin to? Diyos ko, bakit naman ginawa niyo agad ang anak ko? Bakit naman ngayon pa? Ang anak mo.
sapat ang mga salita. Sukatin ang pagmamahal na sa'yo malaan. Naging batang amaman dahil sa kapusukan, talaga namang nag-effort si Lloyd na maging isa pa ring mabuting magulang. Kaya lang, sa kabila ng pagsusumikap niya, ay maaga pa rin siyang kinuha ng isang trahedya. Sobrang sakit kasi madami po kaming pangarap. Tapos, sa ganun pong nangyayari, dali-dali lang po. Hindi lupus maisip ni Angel na dahil sa kidlat, hindi na niya makakapiling ang lalaking mahal niya. Ang lalaking tatawagin sanang tatay ng batang kanyang dinadala. Nalulungkot po ako sobra. Masakit po. Sana po nandito pa po siya, nakakarga pa po siya, nakita niya po yung baby namin. Kaso po wala na. Mabigat man ang pasanin ngayon ni Angel, pinipilit niya pa rin lumaban para sa kanyang kinabukasan at sa kanyang magiging anak. Alam naming hangad ni Lloyd na mapabuti ang kalagayan ng kanyang mag-ina kahit wala na siya. Kaya nandito ang wish ko lang para damayan ang mga naulila ni Lloyd. At ang magsisilbing anghel na maghahatid ngayon ng mga sorpresa, ang kapuso artist na si Rere Madrid. Nabalitaan ko po ang masamang nangyari kay Lloyd pagkatapos niya po matamaan ng kidlat. Kaya ngayon ay kakausapin po natin at kakamustahin ang mga naiwan ng pamilya. Ayan, so ngayon Angel, nandito ka sa wish ko lang at syempre gusto kitang kamustahin. Kamusta ka naman? Okay lang po. Nililibang ko lang po ng sarili ko. Hindi po madali. Nako Angel, huwag kang mag-alala dahil ngayon na nandito ka sa wish ko lang, napakaraming ibibigay sa'yo ni Miss Vicky. At ang una naming regalo kay Angel, medical assistance. Konting tulong para sa mga gastusin sa kanyang pagbubuntis. Ayan, hindi mawawala syempre ang mga kagamitan para kay baby. Kompleto rin yan, may wipes, may bote, may mga sabon. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pinakamagandang regalo sa'yo ng wish ko lang, ang crib ni baby. Ayan. Maraming salamat po. At para sa pag-aaral ni Angel, may regalo kaming educational assistance para sa kanya. Para naman sa kabuhayan ng pamilya ni Angel, may regalo kaming mga business package. May panimulang coffee business, Yema spread products at dinnerware sets na pwedeng pang online selling. At syempre, kung magtitinda ka online, hindi pwedeng mawala ang brand new cellphone para hindi ka mahirapan sa pagtitinda online. At para sa inang naulila ni Lloyd, may regalo kaming munting sari-sari store para sa kanya. Kami po nagpapasalamat na nabigyan kami ng regalo ni Miss Becky po. And last but not the least, ang wish ko lang savings. Tulong pinansyal ang aming programa para sa iyong bagong simula. Maraming salamat po sa wish ko lang, lalo po kay Miss Becky. Tsaka po, malaking tulong po ito para sa amin na magiging anak ko. Hangad ng aming programa na mapagaan ang kalooban ni Angel at maging maayos ang kanyang pagluwal sa munting anghel na magpapaalala ng masaya at makabuluhang pagsasama nila noon ni Lloyd.